Bilang karagdagan sa mga pagisikap sa pagpapatibay ng depensa, ang Pilipinas ay humingi ng tulong sa mga dayuhang kaalyado upang kontrahin ang lumalagong impluensya ng China sa rehiyon. Ang pagtutulungan ng mga pagisikap sa ibang mga bansa ay nagbibigay daan para sa pagpapalitan ng intelligence. Pero napakatapang na ng China para pumasok dyan sa bahagi na yan ng Subic Bay, mga utol. Dahil nandyan yung isang base ng US, okay? Tsaka parang yan yung sentro ng ating base kapag pag tinatawag na naval bases, di ba? So parang napakatapang na nila. Aning ko pa doon sa West Philippine Sea. So talagang sobrang dami nila doon. Kaya nga, ang laban na dito, ang diskarte talaga ng China na ginagawa. Kung napapansin ninyo, mga utol, dinadamihan nila yung mga nakadeploy nila, mga barko, mga warship, yung Chinese militia nila, doon sa West Philippine Sea. Kaya hindi natin sila maitaboy. Pero pansinin nyo nga, uulitin ko lamang, no? Nasabi ko na to kanina, na ang diskarte talaga nila, yung parang darag lamang, nandito kami, hindi nyo kami mapapaalis. Tapos, pag dumaan tayo doon, tayo mismo, sa teritoryo natin, dadaragin nila tayo, susundan-sundan, haharangin. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Kaya lang naman siguro nakakaranas ng pandadarag, pambubuli at harassment ng ating Philippine Coast Guard at Philippine Navy dyan sa ating mga teritoryo sa West Philippine Sea mula sa China, dahil na rin sa kakulangan ng ating pwersa. Siyempre, alam nila na mas malakas sila yung China, ang China Coast Guard at ang Chinese militia. Kaya ginaganon nila tayo sa ating mga teritoryo. Pero pansinin nyo, simula na magdatingan yung mga ating mga kaalyado, medyo humina na yung mga pangyayaring ganon. Okay, mga utol, pero eto, parang matutuwa kayo dito, palagay ko, no? Yung title pala, natuwa na ako. Gugutomin ang China. Supply ng pagkain ng China Coast Guard, pinahinto ng Philippine Coast Guard. O parang gumanti tayo, mga utol. Ito'y mula kay Tarong Explained. Paki-subscribe siya, paki-like na rin yung video game na alamin na natin ang pangyayaring ito. Breaking news, suportang barko at spy ship ng China na maghahatid sana ng supply at impormasyon sa Chinese Coast Guard na harang ng puwersa ng Pilipinas. Ang buong detalye sa balitang yan, tutukan. At sundalo ng US, pinasok ang bantay saradong border ng North Korea. Ang buong detalye sa balitang yan. Ano kaya nangyari doon, no, sa kanya? Yan ang mga nagbabagang balitang atid ko para sa inyo ngayong araw. Kaya kung handa ka na kaibigan na may humahanap na ng pwesto at makinig ng mabuti upang walang mamis na impormasyon. Pero explain. Pa-subscribe mga utol. Sa isang makabuluhang pag-unlad na nagpapakita ng patuloy na tensyon sa South China Sea, matagumpay na naharang na mga pwersa ng Pilipinas ang isang Chinese support ship kasama ang spy vessel nito sa karagatan ng Subic. Ang engkwentro na ito ay sa gitna ng lumalagong mga alalahanin sa presensya ng hukbong dagat ng China sa rehiyon at pagisikap ng Pilipinas na protektahan naman ang integridad ng teritoryo nito. Habang napatunayang matagumpay ang pagharang, isang drone ng reconnaissance ang nakaiwas sa paghuli na higit na binibigyang diin ang kahalagahan ng pagpapatibay ng mga base at paghingi ng tulong sa ibang mga bansa. Naganap ang interception mission kahapon ng umaga nang madetect ng mga patrol vessel ng Philippine Navy sa routine surveillance operations ang presensya ng mga Chinese vessels sa loob ng karagatan ng Pilipinas. Ang Chinese support ship na pininiwala ang sangkot sa pagbibigay ng logistical assistance sa Chinese naval operations ay sinamahan ng isang spy vessel na pinaghihinala ang nagsasagawa ng intelligence gathering activities. Ang pagharang ay mabilis at epektibong isinagawa ng mga pwersa ng Pilipinas habang sinisikap nilang protektahan ang kanilang mga hangganang pandagat. Tama naman talaga mga utol, dapat naman talaga may mga ganyan. Eh, no? Pag may pumasok na mula sa ibang bansa, hindi lamang sa China, sa ating mga teritoryo, talagang ini-intercept dapat yan, mga utol. No? Tinatanong kung anong, kung legit ba yung kanilang misyon o may mga tama bang karampatang komunikasyon sa ating Coast Guard. Pero kung hindi, edi dapat huhulihin kasi illegal entry yun, mga utol. Diba? Hindi ko alam yung batas, yung tamang termino nila. Pero syempre, ganun naman talagang ang pamantayan ng halos buong mundo kapag may pumasok sa teritoryo ng ibang bansa. Okay? So dapat ginagawa talaga natin yan. Okay? Pero sa kaso kasi sa West Philippine Sea, nandun na sila sa ating mga teritoryo. At wala tayong magawa para itaboy sila o hulihin kasi ubod ng dami nila. Swarming nga raw, di ba? Noong nakaraan, halos humigit kumulang 50 piraso na Chinese militia vessel ang
pumalibot doon sa ating mga teritoryo sa West Philippine Sea, particular sa Sabina Shoal, sa Iroquarip at saka sa Ayungin Shoal. Okay, tuloy na muna natin. Sa paglapit ng hukbong dagat ng Pilipinas sa mga sasakyang pandagat ng China, nagkaroon ng tensyon na standoff. Tumanggi ang mga barko ng China na kilalanin ang pag-aangkin ng teritoryo ng Pilipinas at iniit ang kanilang karapatan na magsagawa ng mga operasyon sa pinagtatalunang karagatan. Malupit, no? Gayunpaman, nanatiling determinado ang puwersa ng Pilipinas sa pagpapatupad ng kanilang soberanya at sa huli ay pinilit ang mga sasakyang pandagat ng China na umatras. Sa panahon ng interception mission, isa sa mga reconnaissance drone na ipinakalat ng spy vessel ang nakatakas para makabalik sa Chinese Navy. Ang pagtakas ng drone ay nagdulot ng mga alalahanin sa mga potensyal na kakayahan sa pangangalap ng intelligence ng mga Chino sa rehiyon. Pinangangambahan na ang drone ay maaaring mangalap ng mga sensitibong impormasyon hinggil sa mga instalasyon at aktibidad ng militar ng Pilipinas. Tama. Ang mga otoridad ay naglunsad ng isang komprehensibong operasyon sa paghahanap upang mahanap at ma-neutralize ang drone na tinitiyak ang kaligtasan at seguridad ng bansa. Ang Subic partikular ay naging sentro ng aktibidad ng hukbong pandagat ng China laban sa Pilipinas. Ang estratehikong lokasyon ng Subic Bay kasama ng malalim na tubig nito at kalapitan sa mga international shipping lane ay ginagawa itong isang lugar na may napakalaking kahalagahan para sa parehong militar at pang-ekonomiyang layunin. Sa pagkilala sa pangangailangang patibayin ng mga base nito at pahusayin ng mga hakbang sa seguridad, ang Pilipinas ay gumawa ng mga mapagpasyang hakbang upang palakasin ang presensya nito sa Subic at ipapang estratehikong lokasyon sa tabi ng baybayin nito. Bilang karagdagan sa mga pagisikap sa pagpapatibay ng depensa, ang Pilipinas ay humingi ng tulong sa mga dayuhang kaalyado upang kontrahin ang lumalagong impluensya ng China sa rehiyon. Ang pagtutulungan ng mga pagisikap sa ibang mga bansa ay nagbibigay daan para sa pagpapalitan ng intelligence. Pero ano no, napakatapang na ng China para pumasok dyan sa bahagi na yan ng Subic Bay, mga utol. Dahil nandyan yung isang base ng US, okay? Tsaka parang yan yung sentro ng ating base kapag tinatawag na naval bases, eh, di ba? So parang napakatapang na nila. Anin ko pa doon sa West Philippine Sea. So talagang sobrang dami nila doon. Kaya nga, ang labanan na dito, ang diskarte talaga ng China na ginagawa. Kung napapansin ninyo, mga utol, dinadamihan nila yung mga nakadeploy nila mga barko, mga warship, yung Chinese militia nila, doon sa West Philippine Sea. Kaya hindi natin sila maitaboy. Pero pansinin nyo nga, uulitin ko lamang, no? Nasabi ko na to kanina, na ang diskarte talaga nila, yung parang darag lamang, nandito kami, hindi nyo kami mapapaalis. Tapos, pag dumaan tayo doon, tayo mismo sa teritoryo natin, dadaragi nila tayo, susundan-sundan, haharangin, tapos i-radio challenge. Pero hanggang doon lang mga utol lang nangyayari dyan sa West Philippine Sea, kaya parang sanay na rin ang ating Coast Guard. Pero mula nung dumating yung mga pwersa ng Amerikano dito sa Pilipinas at sumama sa mga joint patrol, parang nabawasan yung ganong pangyayari. Ngayon, ang gusto ng ating gobyerno, ng mga pinuno, ng mga senador, ng mga congressman, hinahain na nila o idudulog nila yung kaso na ito na ginagawa ng China dyan sa United Nations. Dapat kasi, United Nations talaga ang nag-i-enforce ng batas na ginawa nila, na nagsasabing atin yung mga teritoryo at dapat kayong umalis. Pero dapat United Nations ang magpaalis noon kasi nga, hindi na kinikilala ng China yung batas na iyon. Talagang ang iginigiit ng China kanila, kaya hindi sila aalis. Kaya amin tong lugar na to na dapat ay sa Pilipinas, tapos pag pumasok ang mga taga-Pilipinas, sila yung tayo yung mali, yung mga Pinoy ang mali, na kayo yung pumapasok sa amin teritoryo kasi nga nasa isip ng ang ginigiit nga ng China kanila yung teritoryo. So yun doon na nagkakaroon ng conflict, 'di ba, mga utol? Pero totoo, atin talaga yun. So ano mangyayari dyan, no? Parang nakakapagod na rin isipin. Pero huwag niyong iisipin, mga utol, na walang plano o walang ginagawa ang ating gobyerno tungkol sa mga sa nangyayaring dispute dyan sa West Philippines, particular sa ating mga teritoryo. Okay? Kaya nga patuloy ang ating mga joint military exercises, pinalakas natin yung relasyon natin sa US at nagdadatingan na yung mga kaalyado natin, mga bansa. So it's a matter of time kung anong mangyayari. So tayo mga Pinoy, wala tayong magagawa kundi magantay. Kasi hindi naman ino-option ng ating bansa na gumera. Kasi pag gumera, iba na yun. Okay? So ano masasabi nyo dyan, mga utol? Pa-comment na lang, it's time na ganyan na tayo, no?
tayo yung maghigpit sa ating mga teritoryo dapat para wala nang gaganyan. Kasi hindi rin naman sila magtatangka talaga na birahin tayo. Pag binira na tayo, yun ay mitya ng gera. Okay? So sa dami nating kaalyado, imposibleng hindi tayo gagante o magre-retaliate kapag binira nila ang isa sa mga coast guard natin. Okay? Tuloy na muna natin ha. Pagkasanib na pagkasanay sa militar at pinahusay na pagkupatrolya ng seguridad sa dagat. Ang mga hakbang na ito ay naglalayong hadlangan ng anumang agresibong aksyon at mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa South China Sea. Ang pagharang ng mga pwersa ng Pilipinas sa suporta at mga spy vessel ng China ay isang malinaw na pagpapakita ng pangako ng bansa na protektahan ang soberanya at integridad ng teritoryo. Binibigyang diin ito ang mga hamon na kinakaharap ng Pilipinas sa harap ng lumalawak na presensyang pandagat ng China. Itinatampok din ng matagumpay na pagharang ang kahalagahan ng pakikipagtulungan sa mga dayuhang kasosyo upang epektibong matugunan ang mga hamong ito. Habang nagpapatuloy ang paghahanap para sa nakatakas na reconnaissance drone, ang mga otoridad ng Pilipinas ay nananatiling mapagbantay at nakatuon sa pagtigyak sa kaligtasan at seguridad ng mga teritoryong karagatan nito. Ang pagharang sa Subic ay nagsisilbing paalala sa lahat ng bansang sangkot sa alitan sa South China Sea na determinado ang Pilipinas na ipagtanggol ang mga karapatan at interes nito sa rehiyon. Nakakatuwa rin, oh. Hanga rin talaga, oh. Kudos talaga sa Philippine Navy natin at Philippine Coast Guard dahil alam nila sa sarili nila na talagang mahina tayo kontra sa ating kalaban, yung China, dyan sa agawan ng teritoryo. Pero talagang pinipilit nilang matugunan yung kanilang mga duty. Okay, mga utol, so kudos po sa lahat ng Coast Guard na nandyan, nakatalaga sa West Philippine Sea sa pagbabantay ng ating mga teritoryo. Dahil, sabi ko nga kanina, it's a matter of time bago magtotoo yung mga yan, diba? Pag yan na talaga nagkapikunan lang na isang beses, talagang magkakandaleche-leche na at simula na yun. Yun ang iniiwasan natin. Okay? So may mandato rin naman yung mga soldiers natin, yung mga Coast Guard natin, na Philippine Navy natin. So shoutout sa inyong lahat. Kudos po. Salamat po sa pagbabantay ng aming ating teritoryo. At para sa ibang mga balita, sundalo ng US pinasok ang bantay saradong border ng North Korea. Tumakbo si Private Travis T. King, 23 years old, sa Demilitarized Zone o DMZ noong Martes habang nasa civilian tour. Matapos laktawan ang kanyang flight pabalik sa US kung saan siya nahaharap sa aksyong pandisiplina. Ang DMZ ay isang rehiyon sa Korean Peninsula na nagdidimarka ng North Korea mula sa South Korea. Ito ay halos sumusunod sa latitude 38 degrees north, ang orihinal na demarcation line sa pagitan ng North Korea at South Korea sa pagtatapos ng World War II. Ang DMZ ay 250 kilometers o 160 miles ang haba at humigit kumulang 4 na kilometro o 2.5 miles ang lapad. At ito ay nagsisilbing buffer zone sa pagitan ng dalawang puwersa. Ito ay isa sa pinakamatibay na hangganan sa mundo na may libu-libong tropa, landmine at barbed wire na bakod sa magkabilang panig. Si King ay nakakulong na halos 2 buwan sa South Korea para sa hindi tiyak na mga dahilan na iniulat na nauugnay sa paggamit ng alkohol at droga. Nagbook siya ng 2 magkakaibang DMZ tour noong... Teka lang ha, mga utol. Sa pagkakaalam ko ha, sa nabasa ko tungkol dito kay Travis King, private yata ito, no? Yung ano niya, yung posisyon, yung katungkulan, private. Alam ko ay nahaharap nga sa mga kaso ito at isa na doon yung pananakit ng lokal, South Korean. Parang ganon. Siguro dahil lasinggero nga, so nagkaroon ng tsansa ng pananakit. Kaya yan ay nakulong sa South Korea. And papadala na nga sa US para kumarap sa disciplinary action. Okay, iba yung ano, panuntunan ng military, no? Pero bigla na lang itong tumawid papuntang North Korea. Siguro ayaw niyang harapin yung kanyang kaso, so tumawid siya sa North Korea. Eh mas malala mangyayari sa kanya dyan. Ano sa palagay ninyo mangyayari sa kanya dyan sa North Korea? Diba mga utol? So problema na naman ito kasi nga may sigalot o tensyon ang North Korea at ang US. Alam natin yan. So anong mangyayari sa kanya dyan? US Army na nasa loob ng North Korea, parang behind enemy lines, diba? So anong mangyayari sa kanya? Siyempre iisipin North Korea, ano yan, spy siya ng US, diba? So alam nyo na nangyayari sa mga spy. Kayo na lang bahala mag-isip, i-comment nyo na lang kung ano mangyayari kay Travis King, kung makukuha pa ba ng US yan. Okay, tuloy na natin. Mayo, ngunit napalampas ang una dahil sa kanyang pagkakakulong. Nagawa niyang sumali sa 2 tour noong Martes sa kabila ng pag-escort ng iba pang mga sundalo sa paliparan noong Lunes. Sinabi niya sa kamuninang airline na nawala ang kanyang pasaporte at umalis sa boarding zone sa tulong nila.
Hindi pa rin malinaw kung paano siya bumalik sa Seoul at kung saan siya nag-overnight, ngunit maaaring gumamit siya ng pampublikong transportasyon o taxi. Ang pagtakas ni King ay nagbangon ng mga tanong tungkol sa kung paano niya nagawang iwasan ang mga paghusuri sa seguridad at tumawid sa mahigpit na pinatibay na hangganan. Siya ay iniulat na tumakbo sa isang South Korean checkpoint at tumalon sa isang barbed wire fence bago makarating sa North Korean side. Ang insidente ay lumikha din ng bagong hamon para sa Washington na sinusubukang ipagpatuloy ang paikipag-usap sa Pyongyang tungkol sa nuclear program nito. May iba pang mga pagtatangka na tumawid sa DMZ dati. Halimbawa, 6 na sundalo ng North Korea sa nakalipas na 3 taon ang tumakbo para sa isang bagong buhay sa South Korea sa pamamagitan ng pagtawid sa demilitarized zone. Mayroong humigit kumulang 650 na tropa na nakatalaga sa DMZ na may humigit kumulang 90% sa kanila ay South Korean at 10% ay militar ng US. Gayunpaman, ang impormasyong ito ay hindi nagbibigay ng eksaktong bilang ng mga tropang US na nakatalaga sa DMZ. Ano masasabi mo sa mga balitang ito, kaibigan? Okay, mga utol, ano masasabi nyo dyan? Ano kayong mangyayari dun kay Travis King? Paki-comment na lang. So maraming salamat kay Terong Explained. Ano kayo? Nai-imagine ko na eh, no? Nahuli siya sa North Korea. US Army nahuli sa North Korea. Parang ang laking pagkakamali, no? Dapat hinarap niya na lang yung kaso niya sa yung disciplinary action niya dyan sa US. At least nandun siya sa kanyang homeland. Anyway, mga utol, paki-comment na lang at paki-like ang video. Muli, ako si Target Aquiles in behalf of The Real South Pride Production. Ako'y nagpapasalamat sa walang sawan yung pagsuporta. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless. At saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.